Good morning po. Good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Nagbabalik po, Tito Noy's Vlogs. Salamat doon sa nanonood last kahapon na yung about sa secret chamber ko, no. Sabi ng LG at saka PNP. PNP, tsaka Secretary Abalos, gumawa kayo ng maganda-gandang mga pambubola sa mga taong bayan, ha. Palpak kayo. Ito naman, mga babayan ko, usapin. Kailangan mo si Richard Gomez. Yung kamukha natin. Ah, kamukha mo. Ito. Hindi kasi, nag-ireklamo si Congressman Richard Gomez. Kasi yung isang araw ata, last Wednesday or Thursday, na-traffic siya ng 2 oras. Saan yan? Sa may EDSA. I don't know kung nag-start siya sa EDSA, SM North EDSA, pabuntang South, o vice versa. Ang sabi niya, anong araw daw yun? Mga Wednesday, Thursday nga. Ang sabi niya, dapat ang bus lane, buksan yan para makadaan yung ibang mga ano, pag heavy traffic daw. Eh, Mr. Congressman Richard Gomez, kaya nga gumawa ng busway, para ang busway is walang istorbo, dire-diretso po yan. Actually, hindi man dire-diretso. May mga, ang tawag dito, may mga bus stop yan. Ang mga bus stop niyan, mga MRT station din. Oh, for example, nag-upisa ka sa ano, North Avenue, may Quezon Avenue bus stop doon. Doon bababa, GMA, Kamuning, Cubao. Kaya nga, kasi pag gagawin yan, para saan pa yung batas, Mr. Richard Gomez, Congressman Richard Gomez, di ba? Maganda nga yan kasi nasa kaliwa na, yung dati-dati, birds, nasa kanan, balagbaga ng mga bus. Meron sa kaliwa, meron sa kanan. O, yung pera sa gobyerno, kailan ba na ano, napatupad? Yung panon ni Pangulong Duterte. At least, napabilis na ang mga bus. Kasi ang mga bus, maski walang bus stop, nag-i-stop sila. Maski walang mga pasero ron, naghihintay sila ng mga pasero pa rin. In fairness naman din, kung gagawin, bubuksan yun, para saan pa ang batas? O ano masasabi mo, Purge? Laksan mo, kaya nasa tabi ka ta. Sige. Sa bagay, ano naman talaga yun, batas talaga yun, dapat talaga hindi na lang ni Richard yun. Pero sa akin kasi, yung pag napadpad ka talaga dyan sa EDSA, ako driver din eh, napadpad ako sa EDSA, sobrang traffic talaga dyan. Sobra. Minsan, stack up talaga, wala nang galawan dyan. Pero samantalang itong bus lane, moving naman, dire-diretso sila. Batas nga yung pwede. Batas nga yun, oo. Kaya lang kasi, parang naiisip minsan ng iba na, parang yun lang ang pinakamaluwag na lang sa daan. Hindi, ginawa kasi ng gobyerno yon para, parang sinegregate ang bus nga eh. Oo. Kasi, kasasabi ko lang kanina, balagbagan sila noon. Yung nagtatrabaho sa Makati, grabe. May bus stop dito sa Maykana, may bus stop sa kaliwa. Minsan, lumilipat kami. Pag pumapasok ko sa Makati noon, balagbagan sila. Minsan, nagtatagal sila ron para makakuha ng pamasahe. Mga ganun. Kaya yun, siguro ang naisip ni Richard, na open naman yung maluwag. Maluwag sa niya, ibigyan niya ng pagkakataon ng makasingit para mabawasan ng batas yun. Kaya lang, ang malinalan ni Richard, batas yun. Si Richard Gomez, may coaching naman eh. Mag-try kang mag-bus, Congressman Richard Gomez. Ba't sa mga punta niya kaya? Ewan ko doon. May Skyway na lang siya. Kung ano. Hindi, EDSA lang siya, mga kababayan ko. At saka, pakiusap lang. Itong katabi ko, itong best friend ko si Verdi, nagmumotor siya. Pwede ba yung mga nagmumotor at saka mga four-wheel na sasakyan dyan? Sinabi ng bawal dumaan sa busway, dumaan-daan pa rin kayo. Bakit? May 5,000 ba kayo? Marami pa rin matitigas ang ulo, Perds. Meron nga nagmotor, nakamotor. Hindi man ako gumit na sa tabi lang ako ng bus. Huli pa rin. Huli pa rin sa 5,000. May nagsuggest nga, Purge, na, di ba, 5,000 ang penalty ngayon. Gawin daw 25,000. Ay, tama yon. Para sa akin, tama yun. Para talagang sumunod na ang mga Pilipino sa mga signage sa batas. May mga ganun tayong mga kababayan na nakita nilang no left turn, magle-left turn pa rin. Nakita nilang one way, papasok pa rin. Uulitin ko, yung mga ganun na tao,
although di kami perpekto ni Perdi, natunda rin yung sasakyan niya. Eh kaso may, dapat kinontest natin pala person eh. May oras pala yun eh. Mga 2-2-5 dapat wala ka ron eh. Eh alauna tayo ng park doon. Di ba? Late na natin nalaman. Oo. Okay, at least. Ano, hindi dapat matuto na tayo mga babayan ko. Alam naman nila Perth yung mga nagmumotor at saka mga dekotse na bawal dumaan sa busway. Although yung mga ibang mga enforcer dyan may mga special treatment. Naalala mo yung kay Rapi Tulpo na hinatid pa ata sa bahay. Nagpa-selfie pa yung mga enforcer ba yun? O huwag ganun ang gagawin nyo. Alam nyo, sa ibang bansa, hindi sa pagmamayabang mga babayan ko ha. Kaya si Hodang, anak ka ng presidente ron, anak ka ng senador doon sa ibang bansa, ay titikitan ka pa rin. Eh sa atin kasi, nakakainis sa Perth talaga eh. Marami pang tumatakas, ay pagkayo tumakas lalo, kunyari dumakas sa busway points, nakamotor, okay, di kotse, 30,000, na nasabi ko sa ibang vlog yun eh, nasabi ko na eh. 30,000 pesos at saka i-revoke pa lisensya mo. O, gusto niyo ba mangyaring ganun? Ano na, Perch, eh? Hindi ko alam kung mga Pilipino nagtatanga-tanga lang o talaga mga moron talaga. Sinabi ng bawal dumaan, dadaan dun. O, ay ko, anong masasabi mo naman, Perch, sa mga ganyan na ayaw sumunod sa batas? Ay, di, pag di ka sumunod sa batas, di, salin mo yung mga yung fine na 5,000. Siguro mayayaman yung mga nakamotor diyan tsaka ng kotse. Hindi na masyadong ano. May mga dumadaan pa rin. Okay. May gadget addict kasi lagi siyang kumukuha yung Briton. May mga dumadaan pa rin. Ay lang ano. Hindi ko alam kung yabang na naman. Hindi ko alam kung anong nag-aral ba kayo? Ultimo elementary mababasa yan eh. Oh, 'di ba? Bus lang ang dadaan doon. Ang pwedeng dumaan doon, uulitin ko ha, na vlog ko na 'to dati. Ang pwedeng dumaan sa mga bus, of course, is mga passenger bus 'yan. Ambulansya. Might be again ng mga police pag may mga hot pursuit. Pwede 'yon. Kotse ng presidente, kotse ni BP Sara, kotse ni Senate President, speaker si Tamba. At saka Supreme Court Justice. Yun lang, ambulansya. Wala nang iba. Unless kung talagang totoong emergency yan na ordinary sasakyan lang, o pwede mong pakiusapan na, boss, ito kasama ko kasi alam, inaatake. O, ganun naman siguro. Ayun, ang alam ko, pwede mga kababayan siguro, ko. Siguro, panahon na siguro, ano, gumawa na ng isa pang pinakang mataas pa sa Skyway. Universe way. Hindi kasi ang ESA dati, plano ni Pangulo Duterte na. Dati kasi ang sasakyan. Hindi, lalagyan ng ano, ng, ang tawag dito, lalagyan siya ng, parang ano nga, yung elevated highway. Eh, kinontra ni, pangalan nito, ni Grace po. Ayun. Ah. Eh, sana natapos na yung, yung elevated highway. Nakikita yun sa ibang bansa, napakaraming elevated highway, may design pa, may mga pa-square, pa-cross, etc. Eh sa atin kasi minsan eh, pag maganda ang panukala, parang kinukontra pa, di ba? O yun lang, Mr. Congressman Richard Gomez, eh isa challenge kita, mag-bus ka. O, mabilis ang maging biyahe mo. Kunyari, galing ka sa North EDSA, pupunta kang Guadalupe, mga ano lang, 20 minutes lang. Pero pag di-kotse ka talaga, di ba, parang sa traffic tayo dati, no? Hindi masyado, no? Matraffic talaga kasi ang dami ng kotse mga babayan ko. Eh, ang mga ibang kababayan naman natin ayaw mag-commute. Kaya bumibili sila ng siyempre kotse. Eh, di magtikis sila sa traffic. Kaya nga, para sa akin yung busway na yan, maganda yan. Para ihiwaray sila sa may kanan. Inuulit ko, nagbabalagbagan yan. May mga maraming na mga bus na mga company na gustong punuin yan. Ibig sabihin, hindi naman ano? Yung mga bus naman, hindi naman iba pwedeng ibalik, hindi na kailangan ibalik sa dating yang dati. Oh, ano. Okay na yung busway na yan. Yung busway na yan. Ang inaano lang siguro pinopoint na yan. Mr. Gomez. Mr. Gomez. Pag maluwag-luwag naman, bawasan na para kahit paano, lumuwag lang siguro. Hindi, batas nga yan eh. Oo, pero batas pa rin.
Hindi naman sa isip niya lang, hindi naman niya sinabi siguro na ano. Para saan pa ang busway? Eh, kaya nga busway lang nga yan, di ba? O napahaba na tayo. Kaya mga babayan ko, misa may mga politiko tayong ano eh. Maganda na nga yung batas, gusto pang baguhin. Pogi ka lang eh. Pogi pa ako sa'yo, 40 years ago eh. Ano? Mas pogi pa ako sa'yo, 40 years ago. Hindi. Biro lang mga babayan ko. Papatawa lang mga babayan ko. Sumunod na lang tayo at saka kung sakali lang na ano, kung sakali lang na matatrapi kayo, maaga kayong umalis na lang ha. Maaga kayong umalis na lang. Eh kung si Richard Gomez, marami namang ibang pwedeng daanan dyan eh. Ba't di ka mag-skyway nga kung pupunta ka sa may Makati? Oh, di ba? Ang hina naman ito ni Richard Gomez eh. Exit ng Buendia. Oh, exit ng Buendia. Kaya ang paggawa mo, traffic na rin sa Buendia. Traffic din. Yun ang mga babayan ko, medyo napahaba na. Ano lang tayo, sumunod tayo sa batas trapiko, mga kababayan. Sa, ano talaga, bilib ako sa ibang pansa talagang pinatutupad ang batas dun, mga kababayan ko. Hindi sa pag-ano ha. Although di perfecto, pero pinatutupad ang batas dun. Dito lang sa atin na may mga palakasan. Alam mo ito ang sasabihin ko, parang may matinding batas dun na ano eh. Pag meron ng accident, birds, and then nasawi, may nilalagay silang marker na itong pwestong to, dahil sa kabilisan ng sasakyan, namatay yung tao dito. Dapat may ganun tayo eh. Di ba? O napahaba na. O may marker, birds. May marker parang isang bahay na ano. Na, so iwasan na lang. O para magdaan-daan kayo sa pamamaneho. Mga nagmumotor dyan, may mga kotse dyan na matitigas ang ulo. Sige, dumaan pa kayo sa busway. Para, may, total, mayaman naman kayo. Araw-araw dumaan kayo. Di naman libo, araw-araw, di ba, pag dumaan sila? Siyempre, pag bawal mo, kung nadaan. Di ba? Bawal dumaan ka sa dyan. Hindi, ewan ko pa sa ibang kababayan natin. Kami, iniulit ko, hindi kami perfecto. Nagkasala rin kami. Kaya, ang advocacy namin na sumunod kami sa batas trapiko. Siyempre. Di ba? Lahat naman tayo dapat sumunod sa batas trapiko. Yung mga iba dyan. Ito yan, ano. Napapahama na. Hindi gagawin ng isa. Hindi, dapat meron tayo kamay na bakal, mga kababayan ko eh. Disiplina. Ang kulang sa Pilipino birds, disiplina. Nabasa mo nang no U-turn, mag-U-turn ka pa. Oh, di ba? Moron yun. O, napahaba na. Shoutout sa lahat, mga babayan. Sino bang siya shoutout ko? Kasi, hindi kasi pinisinatout ko yung iba. Tapos yung iba, di ko siya shoutout eh. Lahat kayo, special sa akin ha. Shout out sa inyo. I love you all. 3 times a day. Bye.